Good day and good health sa lahat. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, I would like to talk about the other types of lipoprotein. These are the very low density lipoprotein and the low density lipoprotein cholesterol levels. Kung naranasan ninyong magpa-check ng inyong cholesterol level, napansin mo siguro ang iba't ibang uri ng cholesterol na nakatala sa iyong laboratory result. Ito ay ang LDL, VLDL, HDL, IDL at total cholesterol level. Ano ba ang ibig sabihin ng mga ito? Ang lahat ng ito ay tungkol sa cholesterol ng ating katawan. Pero kahit pare-parehas silang cholesterol, ang kanilang function sa katawan ay magkakaiba. Ang pagkakaroon ng mataas at mababang level ng cholesterol ay nakakadagdag ng chance na magkaroon ng heart disease ang isang tao. Ano ba ang LDL? Ito rin ay tinatawag na low density lipoprotein cholesterol level at tinaguri ang bad cholesterol. Ang mataas na level ng LDL at ng total cholesterol ay nagbibigay daan para magkaroon ng coronary heart disease ang isang tao. Ang normal level ng LDL ay 2.6 millimol per liter or 100 milligram per deciliter or mas mababa pa dito. Ito ang optimal level na kailangan ng katawan upang masabing malayo sa posibilidad na magkaroon ng heart disease ang isang tao. Ito din ay isang lipid ng plasma, isang component ng dugo na nagdadala ng halos lahat ng cholesterol sa ating plasma. Kapag kasama ang ng albumin, ang LDL ay napatunayang nagiging dahilan para magkaroon ng atherosclerosis ang isang tao. Ang low serum albumin ay isang predictor of increased mortality and coronary heart disease incidence. Very low density lipoprotein or VLDL ay isang uri ng lipoprotein na ginagawa ng ating atay at kinoconsider na isa ring bad cholesterol. Normal lang naman ang magkaroon ng kaunting VLDL sa katawan, pero ito ay nakakadagdag ng risk ng certain health problems like heart attack and stroke kapag tumaas. Mas malaki ang ratio ng lipid kaysa LDL at ang pinakamagaan or least dense. Most of the time, ang test for VLDL ay hindi naman na kailangan kung alam na ang resulta ng triglyceride level. Pero pwede itong i-order na ipacheck kung mayroong unusual na diagnosis ang doktor sa pasyente. Ang LDL level ay tumataas sa mga kondisyon tulad ng diabetes. Ang glucose ay sumasama o dumidikit sa mga lipoproteins o tinatawag ding sugar-coated LDL at nananatili sa daluyan ng dugo at ito ang dahilan ng pag-form ng flake. Mga pagkain na mataas sa trans fats and saturated fats, anorexia nervosa, ang dahilan kung bakit tumataas ang level ng LDL sa mga pasyenteng may anorexia nervosa ay hindi pa din nasisigurado. Pinaniniwalaan ang mga siyentipiko na ang low level ng estrogen at thyroid hormone at mataas na level ng cortisol or stress hormone ay pwedeng makakontribute dito. Acute stress. Ayon sa mga pag-aaral, ang psychological stress or yung labis na pag-iisip kasama na din dito ang emotional stress ay nakakapagpataas ng level ng triglyceride and LDL at pinabababa ang level ng HDL. Ito daw ang dahilan ng hemoconcentration or ang ating dugo ay nagkukulang sa fluid kaya ang mga components ng dugo kasama na ang cholesterol ay nagiging concentrated or lumalapot. Ang mga fatty acids at glucose kung maglabas man ng katawan ay hindi nagagamit as energy kaya tumataas ang level ng cholesterol. Hepatic disease or obstruction. Ito ay mga sakit sa atay or mga pagbabara sa mga tubo nito. Ang function ng ating atay ay mag-produce at mag-alis ng cholesterol, kaya kahit anong sakit sa ating atay ay pwedeng maka-apekto sa function nito, gaya ng cirrhosis, acute and chronic hepatitis at iba pa. Pregnancy. Kapag ang babae ay buntis, tumataas ng 20-50% ang kanyang cholesterol level. Sinasabing ang pagtaas ng estrogen hormone sa pagbubuntis ang dahilan kung bakit tumataas ang total cholesterol. Bumabalik naman ito sa normal pagkapanganak. Hypothyroidism. Kapag ang thyroid hormone levels ay mababa, nahihirapang i-metabolize o i-breakdown ng katawan ang LDL cholesterol at ialis ito sa sistema. Ang thyroid hormone, lalo na ang T3, na gumaganap na tungkulin na tulungan ng atay para ma-process at ilabas ang sobrang cholesterol sa ating katawan.
nephrotic syndrome. Ito ay grupo ng mga sintomas tulad ng protein sa ihi, mababang level ng protein sa dugo, mataas na cholesterol level, mataas na triglyceride, increased blood clotting at may mga pamamaga sa paa at mukha. Ang pangunahing dahilan nito ay ang mabilis na paggawa ng fatty acid at triglyceride sa ating atay o tinatawag din na hepatic lipogenesis. Cushing syndrome. Ang excess or sobrang cortisol or stress hormone ay nagpapataas ng cholesterol at triglyceride level na namumuo or naiimbak sa mga arteries at blood vessel dahilan para bumagal ang daloy ng dugo pabalik sa puso. Pagpapatuloy po natin ang ating pagtalakay sa LDL cholesterol sa susunod kong mga video. Sana po ay may napulot kayo mga bagong information. Type down below kung mayroon kayong comment or suggestions. And if you like my videos, please like, share, and subscribe. And click the notification bell on my branding picture below. Thank you and God bless. And always remember that health is wealth.